Welcome to Amo Kusina. Isa na namang recipe mga ka-Amo Kusina ang ating gagawin ngayong araw. So, ito una nag-cut na ako ng brown toast yung aking ginamit dito. Gumamit din ako ng white toast. Kukunin natin yung brown dito sa kilid ng toast, hiwain natin para maganda ang pagkaluto ng ating bread. Then yan, paninipisin natin ng ganito yung toast hanggang sa manipis siya para pag ihuhulma na natin siya mamaya ay madali lang para hindi masira yung ating toast. Kailangan diinan po natin at manipis na manipis siya para maganda din ang kanyang pagka-crispy. Ayan. Madali lang siyang gawin, guys. So, sa isang lutuana ng cupcake, ilalagay natin dito yung ating ginawang toast kanina para maging cup siya. Ganyan. O, di ba sabi ko madali lang talaga siyang gawin, guys. Napakasarap nitong ituturo ko sa inyo. Kaya, gawin nyo na din. Sorry. Ayan, nalagay na natin lahat. Ngayon, i-oven natin siya hanggang sa mag-golden brown or hanggang sa maging crispy. So, ito, kailangan din natin dito ng talong. Na ihaw ko na yung talong. Ang ginamit kong talong dito ay 4 na piraso. Dahil ito ay malalaking talong. At saka malalaki naman talaga ang talong dito sa ibang bansa, guys. Siguro kung sa Pilipinas kaya sa talong sa atin, pwede na siguro yung mga 6 or 7 piraso. Tapos, durugin natin yung talong gamit ang tinidor. Ayan, dinuro ko talaga siya ng mabuti para lumiit. Then, kailangan din natin dito ng isang bawang. Igigrated natin yung bawang. Ito yung gamit ko para mas manipis. Kailangan din natin dito ng coriander. Pero itong gamit ko ay frozen, wala kaming press. So, okay lang kung wala kayong press, frozen. Pero mas masarap kapag ito ay press. So, i-recommend ko sa inyo ang gamitin ninyo ay press dahil wala akong press. Pero, nung isang araw ko lang yan, inilagay sa presser kaya parang press pa rin siya. Yan, haluin pa rin natin ng mabuti kasi hindi ko nahalo ng mabuti kanina yung talong. So, kailangan manipis. Maglagay ta ng lemon, 1 teaspoon. Olive oil, 2 teaspoon or 1 teaspoon na sukat. Black pepper, asin. Tamang asin yung ilagay natin sa panglasa ninyo. Then, haluin natin uli. Ito, guys, ay parang gumawa ka lang ng talong salad. Ito ay paborito natin, itong talong na ito. Inuulam natin ito sa kanin. Pero ngayong araw, hindi natin siya uulamin sa kanin. Ilalagay natin siya sa ginawa nating toast kanina. Ito ay sobrang sarap, mga ka-Amo Kusina. Kung hindi nyo pa nasubukan, subukan nyo na. Talagang mapapakain ka, mapapasabi ka, wow, yummy, sarap niya. Gagawin ko siya uli kinabukasan. So, yan guys, nalagay ko na sa isang pinggan yung ating ginawang bread cuff. Ngayon, ilalagay na natin yung talong sa loob. Alam nyo ba guys, ito ay kung titingnan mo, hindi ka mabubusog, diba? Pero pag nakain mo na isa, dalawa, ang nakain mo, busog ka na. Makabusog siya. At talagang masarap. Masasabi ko, mas masarap siya i-partner yung talong na ganito sa tinapay na gagawin mong crispy. Kaysa iuulam mo sa kanin.
Ewan ko, hindi naman pare-pareha yung tao, pero para sa akin, mas masarap siya dito kaysa sa iulam. So, ayan guys, tapos na. Ready to serve na tayo. Pero bago yan, maglagay tayo ng walnut. So, sa atin sa Pilipinas, wala naman tayong walnut. Pwede na yung mani kung dyan tayo sa Pilipinas. Dahil wala ata din ata to sa atin sa Pilipinas to walnut eh. So, ready to serve na. Ito ay lunch ng aking amo. Sana nagustuhan nyo guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share. I-follow nyo na ako sa aking Facebook page para sa iba't ibang recipe ng salad or iba't ibang luto ng ulam, lutong bahay at Arabic food. I-subscribe nyo na din ako sa aking YouTube channel, Amo Cuisine.